Dire Beast fan. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team banned. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dark team pick. Radiant team pick. Bang. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Disruptor. Radiant team pick. Warlord. All right, mga kaibigan, we're back. Game number 2, Keen Gaming up against Beast Coast. At ito na game number 1, pinanalo ng Keen Gaming in less than 25 minutes. Ah. So, sobrang early natapos ng game 1. Pero ito, babawi ba yung Beast Coast ng game 2? Tapos game number 1 nga, nagkaroon ng 11 kills yung Beast Coast. Pero lahat ng kills na nakuha nila, lahat galing lang sa support. Ni isang core, wala silang napatay. Kinuha na nga nila yung Darkseer na 4-0 na ngayon. Para kay, para kay Old 11. Na 100% win rate na nga. Kumara sila rin ng Sand King, kung matatandaan niyo yung ginagawa ng ibang mga teams na Darkseer, Sand King dun sa lane. Tapos hinihigit lang nila na hinihigit yung lane. Sobrang pressure yung binibigay nila dun sa nagiging carry ng kabila. Pero tingnan pa rin natin kasi meron pa rin naman silang troll at saka Bane. So yung lineup nila ngayon, kayang lumaban ng mas maaga compared dun sa naging lineup nila nung first game. So OD para dito sa King Gaming. A little bit early ah, for an OD pick sa pang-apat. Tingnan okay, natin kung meron silang okay game na yata, plan. Kasi hindi naman sila yung last pick. Kaya kumuha na rin sila ng mid lane. Kahit na na-deny pick nga nila yung Darkseer, naibigay naman kay Kaka yung kanyang Nyx Assassin. Na isa sa mga notable heroes nga para sa kanya. Nyx Assassin, Lifestealer. Yung Lifestealer na naman nila dito, mga iiwanan lang nila mag-isa. Mm-hmm. Tapos meron pa nga silang Disruptor. Na maganda rin yung harassment na napapakita sa lane. And of course, yung kanyang teamfight. Meron na lang follow-up na damage na pwedeng manggaling sa Outworld Devourer. Waiting na lang tayo sa carry ng King Game. Sa offlaner ng King Game. Para naman sa Beast Coast, onto their last band. They have the Troll Warlord na EE dito. Pero may OD kasi yung King eh. So, pwedeng, ano mo yun, pwedeng pangontra din kasi yung gagawin nila dito na pwedeng ilubog lang habang naka-battle trance. Pwedeng diba? I-zone out niya lang or
tingnan natin kung paano magiging gameplay dito ng Keen Gaming. Yung mananalo ba dyan, makakalaban yung Team Liquid. Ayun, yung mananalo dito, makakalaban yung Team Liquid, yung matatalo, Rekta, lower bracket. So, losers match to, mga kaibigan. Ang next na game series natin, which is yung decider match. Abangan din natin yun. But eto, last ban Pugna, yung Beast Coast. Team Gaming naman dito, last ban din nila. Maganda rin naman yung pagtanggal nila dun sa Pugna. Kasi, ano yun eh, isa sa mga ways para controlin rin yung Troll Warlord. And sobrang hirap niya ka-lane. Kasi kahit hindi siya mag-stay dun sa lane, pwedeng agad siya mag-farm sa neutrals, marami siyang pwedeng gawin, mag-commit rin ng mga rotations, pati yung basag na hinahanap ng Keen Game. Ngayon, sa ngayon kasi wala pa sila pang basag eh. Kasi kanina, lakas ng basag na potential nila. Shadow Shaman ba naman, tsaka Leshrac, pagsama mo sa isang lineup. So early, sobrang early na basag dito yung bahay ng Beast Coast. But then, last pick nga ng Keen Gaming. I mean, last ban, will it be? Ngayon kasi mahirap gawin yun eh. Kasi yung 2 picks agad ng Beast Coast, Darkseer pati Sandy. Templar. Yun nga, kailangan pa nila ng hero ni Ryoya dito for Beast Coast. But Keen Gaming, ano yung magiging hero ni Old Eleven? Again, pasensya na kung hindi ako nakapag-stream sa mga naghahanap sa akin na kung ba't di ako nag-stream, may problema pa yung internet namin. So, medyo call lang si Globe. Nasobran sa pag-chill, nakatulog. Yun yung pinamagandang ano eh. Pinamagandang explanation. Tapos, sobran sa chill. Dun sa kabilang group, Group B, panalo yung NIP ng Game 1. So, one-sided stamp, sabi dito ni Eugene. Alright. And shoutout ulit sa Raw and Gen Clothing. Oh, Tide Hunter. Ba? Ganda ng team fight nila dito. Walid sila ng team fight. Oo nga eh. Static Storm tapos Ravage. Okay. Ano ko yung sagot din ng Beast Coast dito? They have the Troll Warlord. You have two options for a Troll Warlord. Pwede mo siyang ipag-farm lang muna ng matagal or go for the team fight agad with the Diffusal Blade. 10 seconds so, Keen Gaming nga, malakas sila sa team fight. Beast Coast naman, sa four heroes na pinakita nila sa atin, malakas sila sa pick-off. Na pwede nga nilang gawin para hindi ganun kasakit yung mga team fight na ibigay sa kanila ng Keen Gaming. Basta makakapag-secure sila kahit siguro yung Disruptor lang. Mm-hmm. Dahil sa kanya rin naman magsisimula yung pwede mangyari sa early hanggat wala pang item itong Tidehunter. So Beast Coast taking their time. Mataas-taas pa naman yung oras nila dito para magpick na itong mid lane Ryoya. Kanina nag-Lina siya pero hindi rin ganun kaganda yung hindi rin ganun kaganda yung league game niya with Alina. Lalo-lalo na dito yung si EE sa kanyang spec ng game 1. Old Eleven Tide, let's go! Sabi dito ni Vincent. Wala na po ba newbie? I mean, they're active. The problem is, hindi sila nakakapasok sa mga qualifier. Malaki yung... Ano bang tamang term doon? Yung competition kasi hindi, sa China mal- eh. Malaki yung naging... Hindi damage eh. Pero basta... Malaking difference nung nawala si KP, yung kanilang offlaner. Yun din. Si KP kasi yung talagang isa sa mga playmakers nila. And mapapansin nyo si S3 po, si gumagana siya kapag sobrang yaman ni KP. And it's a death profit para sa Beast Coast. Okay. So pwede rin na. May pseudo push type din pwede nilang gawin. May Darkseer naman sila na tulad na sinabi na rin kanina nung game 1. The Helm of Dominator, Guardian Greaves, saktong-sakto na pwede nang mang-ulul dito yung Darkseer. But then, for Keen Gaming, again, the tankiness na kaya i-provide ng Tidehunter. Lifestealer, ang hirap din patayin. Vision Advantage with the Nyx Assassin, and then yung pang-control sa teamfight ng Disruptor. Ito nga, yung naging lineup ngayon ng Beast Coast dito, kailangan ng Keen Gaming na i-secure din yung Death Prophet. Dahil yung kanilang last pick nga. Dahil kailangan nila maghanap ng mga heroes eh. Kailangan alam nila kung nasaan yung Darkseer, kailangan alam nila kung nasaan yung Death Prophet. Kasi kapag nagkamali sila sa initiation, pwedeng-pwede sila labanan dito ng Beast Coast. Then meron pa rin silang potential na vacuum wall, meron pa silang mga multo na magaling kay Ryoya. Ayan, yung Sand King pa nila, meron ring epicenter. Mm-hmm. So, paunahan lang yan. Tsaka paganda nung succession ng spells nila dito. Alright. But then, game number 2. Makakabawi ba yung Beast Coast or... Tingin ko laban-laban eh. Mas gusto ko yung lineup ng dalawang teams. So, kumpara mo ng game 1. Kasi ito talaga, alam mo na merong possibility na
yung King Gaming yung mas manalo sa T5. Alam mo na lalaban din yung kabila. Compared dun sa kanina, parang alam mo kasi kapag dito magal yung game, yung Spectre, hindi na makakalaban. Ayun. Anong Beast Coast? Dating team-team, yung kay EE. Ayan. Ito na nga mga kaibigan. Team. Alright. Lang. Oops. Pakilala na agad natin ang hero sa magkabilang team. Rain, simulan muna sa King Gaming. Old Chicken para sa kanyang Lifestealer. Dark para sa kanyang Disruptor. Si Juan or si para sa kanyang Outward Devourer. Si Kaka para sa kanyang Nyx Assassin. Old Eleven para sa kanyang Tidehunter. At para sa side naman ng Beast Coast, we got IX Mike sa kanyang Bane, Ryoya, Death Prophet. Timothy naman sa kanyang Sandkick. Eternal Envy will be playing Troll Warlord. And Brax naman sa kanyang Darkseer. Si Brax kanina sa kanyang Doom. Underwhelming din yung performance. Nagbato ng Doom, hindi pa ganun ka-effective. Yung kanina rin, hindi, isang beses lang siya nagbato. Nakapagbato lang siya ng Doom dun sa Shrine na Clash. Na pumasok yung Soulbind, merong Laguna Blade na Doom niya, pero nilabanan lang sila nung King Gaming. Kinayuan lang din sila nung King Gaming. So napakasakit, pero may post tayo dito galing sa side ng King Gaming. Anong tier nila? We could consider them as a tier... Kasi di mo rin kasi pwede sa di mo rin pwedeng husgahan yung team kung anong tier nila, 'di ba? Mahirap magsalita yun na lang. Mahirap magsalita eh. Oo, mahirap eh. Hindi ko rin alam para kung anong safe. Para hindi ka nahihirapan. Kasi may iba-iba kasi yung tao, 'di ba? Iba-iba rin yung paano lang tier 1 sabihin natin, yung tier 1 teams Liquid, BP, Secret, ganun, 'di ba? Or LGD. Mahirap i-classify. And wala kami sa posisyon para kami magsabi kung anong tier kung anong tier. Baka kasi husgahan nyo kasi kami. Pwede pag sinabi naming tier 1, 'di ba? Parang sing lakas naman nila nung like 'di ba? Parang ganoon. Syempre kapag sinabi naman naming tier 2, ano ba? Si Eternal NB 'yan, 'di ba? Na lang. Kayo na lang. Ayan, kayo na lang. Uy, na DC. Switching PC daw. Sabi dito na Death Prop. Pinawa na lang nila. Alright. Switch PC muna. Switch PC, let's go. Surprise. 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 Ha? Huwag isa ka magka-iwan ako si Just dito. Ulul, wag po. Your life, much like your head, lacked a point. Di-discord na lang sa task, Just. No. Grabe naman to. Ngiti-ngiti po. Ngiti-ngiti, oh. Pupus-pus pa sila, eh. Kala mo naman talaga mananalo, eh, no? Ngayon yung mga sinasabi niya. Pupus-pus to mga to. Kala mo naman talaga mananalo. Switch PC pang nalalaman. Diyos ko, bilisan nyo na. Kahit apat pa kayo, tatalunin namin kayo. Aon. Nadadagdagan ata TF ni Eugene. Depende. Nadadagdagan ba? Nadadagdagan ba yung TF mo? Kano yung data yung pa rin, yun lang. Ayan. Ha? Ayun. Improved din. Kasi partida si Eugene, guys, yung mga ginagawa niya dito, sa paint niya lang yung ginagawa. Kung, ano na lang kung gagawin niya pa yan sa Photoshop. Diba? Baka magulat kayo. Yun na lang yung sasabihin namin. Hindi pa yan yung best ni Eugene. Pero, yun nga, shoutout nga pala sa mga nanonood dyan. Yes, Beast Coast, dating team. Si Bricks, nanonood ngayon. Bricks Corpus. Hello, hello. Magandang hapon. Alright. Pero tingnan natin. Nag-start na ba dun sa mga okay na. Ayan. Sige. Ayan, pakita mo na natin yan. Stats ng Outworld Devourer. Dispatch. Ayun, 58.33% para kay Yi. Ayan, para kay Juan. Yung ganun, yung bar lang yung pangalan. Alright. 7.5 in this 7.21 patch. Sakto lang. Sakto lang naman. Praktisado, gano'n. Oo, praktisado lang si Eugene. Okay, talaga. Shoutout kay Christopher Coronado. Ayan. Sorry guys, palabo ang mata ko. Palabo pa ng palabo. Palabo pa nga ng palabo. Ayun, shoutout nga pala dyan kay Alo. Uy, pakasarap naman yun! Bagong gising pa yan, ha? Pakita mo dito. Habang nakapost pa. Pakasarap naman ang pagkain ni Alo. Grabe naman tayo dyan sa pagkain na yan. Wala ba tayo dyan, Lo?
Iniwanan pa yung amoy, tapos alis na yan. iniwan yung amoy ng pagkain. Tapos, diba? Okay lang yan. Pati mag-iikot-ikot pa yan sa mga studio. Abangan nyo sa Nemo, pupunta yan sa Nemo. Tapos sa Focus Fire, no, ilalabas yung King. Ano si King Sisig ba yun? King Sisig yata yun eh, yung pagkain nyo. Pakakasarap ng King Sisig. Ayan. The Master is here. The Master is here. Alright. Shout out kay Christianel Noble Gray Gumapas. Now, that's more like it. Alam mo na sobra ng mata ko, Dota pa. Dota pa. Eh, yung nga, ba't ako di lumalabo yung mata ko eh, no? Ayan. Alright. Sky Sir Tandok. Ayun, napapa-shoutout. Ayan. Ganyan talaga yan si Alo matapos mag... Ayan? Manghili, manginggit. Oo, manginggit. Aalis na lang. Yung pala yun. Manginggit. Ayan. Yan lang. Oh. Diba? Silang dalawa yun ni Kuya Nick eh. Kay Agustin Salaveria. Ayan, shoutout sa'yo. Yung kay Kuya Nick. Ayan, yung mga... Wala pa, pa-shoutout kayo. Pero pag nag-start na yung game, pasensya na pag hindi namin kayo na-shoutout. Shoutout lalo ngayon na pa lang. Oo, yun pa lang. Ayan. Si Kuya Nick din kasi nung nagkakast kami nalo ng TGF, umuinom ng gongcha sa harap namin. Alam mo naman talaga. Hi. Nag-hi si Brax. Hi. Ayan. Ayan. May conversation na nangyayari dito mga kaibigan. How did this happen? Lang. Shout out from What's South happening? Korea, Surinan R. De La Cruz. Ayan. Ayun. We'll kasama ko ba TNC sa TI9? Hindi pa sure. Si Dendy, we'll wala akong nababalita. To our advantage. Diba? Wala pa. Wala pa. Pero so, alam ko, may ano pa rin after sa Navi. Neto siguro, after netong major or like major, minor, lahat, magkakaroon ng shuffle. Yun na. Doon natin malalaman kung meron. Kay Ralph Raquino. Shoutout sa'yo. Pati kay Noah Ruan Chang. Sa mga kapwa OFW ko dito sa Japan. Hanggang bukas na lang ang bakasyon, tapos bakbakan na naman. Yun! Kami, tapos yung bakasyon namin eh. Pati kay Dumlao Vince. Ayan, EE Troll. Ayan, tingnan natin yung stats ni Troll ni EE. Ayan o. Oh. Ayan, di ba? Ayan o. Oh. Eternal NB, 88.9% yung win rate sa Troll Warlord. Kabahan na kayo. Kabahan. Ayan, kabahan na kayo, guys. Ayan, Beast Coast. EE. Ano ba tawa ka ng tawa dyan? Ito si Brax dito. Pero ito na nga mga kaibigan, game number 2. Bottom lane, agad-agad. Yun si Old Chicken, no? Guguluin nila, oh. Bubulabugin nila yan sa baba. Steady lang. Pero bounty runes, mga kaibigan. Dalawa, makukuha ng King Gaming. I believe, tigda-dalawa rin to. Ayan. Tigda-dalawa lang naman. Same pa rin yung team nito. Pero kinuha, yan, in-acquire lang ng ibang orb. Diba? Yun lang. Gagawin nila. Darkseer. Ayan pa yung Sun King, oh. Oh. Makiki-join pa yan para sa XP. Makikikon pa yan. Nandito lang si Old Chicken sa baba, mag-isa. Da-damage lang sila sa tower. Tower hug lang to. Deny lang. Ta-tower hug lang to ating Old Grabe Chicken muna. Grabe ginagawa nila. Pero top lane, Eternal Envy, yun din ginagawa nila kay EE. Hinaharas nila dito sa may top lane. That's a Nyx Assassin, ha. Nyx Disruptor, pati itong Tidehunter. Ayan. Kailan nilirelease ang Battle Pass? Sabi nila, pwedeng in the middle of the tournament, pwedeng at the end of the tournament. So, abang-abang na lang tayo, guys. Malag na rin. Sila na, oh, Barrow Strike, may nakita. Hindi nag-connect yun. Gust, yung Gush, Eternal Envy. Eternal Envy, Impale tatama, at mabibigay kay Kaka dito yung kiss. Again, next Assassin Kaka. Making the rounds dito sa may top lane. At mauunahan pa nga ng King Gaming doon sa First Blood. Pinagkaiba nung dalawa nilang carry. Yung Lifestealer kasi, pwede mo siyang iwanan mag-isa doon sa lane niya. Kahit natatli yung katapan niya. Nakita naman natin na kahit nandun yung bait. Mag-tower hug lang siya. Pero once na nandun na sa may tower, kaya niya lumaban. And kung matapat man siya doon sa dalawa, hindi niya naman kailangan lumaban eh. Pwede niya alisan lang yun. Compared dito sa Troll Warlord na pag iniwanan mo, sobrang squishy, sobrang dali niya patayin. And yung kailangan siya pipihin. Dalawang heroes na naman dito, or dalawang supports, I mean, nung King Gaming,
malakas din naman yung kill potential. Pag tumama lang yung, pag tumama yung Impale at saka yung Thunderstrike eh, yari. Kasi Eternalen, keeping his distance dito sa may top lane, pasimple lang. Shoutout nga pala sa mga bagong graduate dyan, sa mga unemployed, sabi dito ni Maynard. Kaso eto na naman, napap yung Spike Carapace, hinahabol si Eternal Envy. Eternal Envy, oh, the Barrow Strike hits mga kaibigan. Delikado pa yung buhay dito ni Old Eleven. Old Eleven naman, mamamatay dito sa may top lane. Nakaisa agad etong Beast Coast natin. Kaka, mag-ahabol. Looking for a turn kill, pero di niya na yata kakayanin to. At least makakuha ng kill dito yung Beast Coast sa taas. Parehas lang tanong game. Halos ganun lang din yung naging laning stage. Pero si Old Chicken naman yung mag-isa ngayon. Kasi kanina siya yung Less Rock, di ba? But then, pag nangyari to, kasi Darkseer din kasi ito si Brax, mabibigyan din siya ng space dito sa may baba. Pero mas kaya siyang labanan ni Old Chicken dito. Kumpara doon sa game 1 na pinalagyan talaga nila, sa spec yata nila tinapat yung Darkseer. Spectre kasi yung ganung na lineup, farman yun eh. Dito kasi may kill potential kahit na 1v1 yung situation. 3v3 on the top lane, CS-wise dito. Mid lane natin, OD 11-5. Death Prophet, ganun din. 12-4. Palag-palag din naman yung gush naman yung ibigay kay IX Mike. Pangharas-haras lang muna dito ni Old Eleven. Wala pa siyang, kaya pala siya medyo squishy din. Kasi wala pa siyang nakuhang, ayun o, rocket shot. Wala. Low infame, ibigay. Kaya ba nila kunin si IX Mike dito? Habang si Old Eleven, inahabol. Kinetic field, stopping them in their tracks. Eternal Envy. Paharas-haras lang. Nauubusan din ng consumables to ah. Ito mga heroes ng Beast Coast sa may taas. Pangilang game na. Game number 2 mga pre. Game number 2. Game 1 panalo yung Team Gaming. So pag nanalo, yung mananalo dito kakalabanin ng Team Liquid. Yung matatalo naman, lower bracket agad. Ganun lang yun. Basta kikiago lang dito kakalito sa mga neutral. So ayaw niyang busy tayo yung baba eh. No? Yung Nikes dito, 23-5. Dead lane na yun yung baba. Farm na lang dun. Ito rin yung gitna. Makikita natin, I mean, a level 9 Death Prophet doesn't need a lot of items, but pag umabot ng level 9 yun, pwede na umikot din yun. Ma-max na lang yung Siphon. Base damage ng life. Ma-max na lang siguro yung Siphon, and at the same time, yung kanyang, ooh, Dark, one more hit! Ay, nabuhay pa nga. Ganda nung body blocks ni Kaka. Hindi lang siya dito. Muntik na yun ha. Isang kalabit na lang Eternal Envy yun. Pero ayun na. Yung Impale sa may dalawa. Ito pa yung kinetic field. May pinatulog ginamit mga kaibigan. Eternal Envy makukulong. Barrow Strike ibaba to. Kaka will be taken out. 2v3 situation tayo dito. Papalag pa sila. Wala nang mana sa Team T. Pero papalag. Napagamit nung stick. Outwards. Walang mana sa Team T. Ayun na, meron na. Nagsumamatay ba? What's yun? Ay, buhay pa. Stick yata. Check mo nga. Ayun, stick niya. Liquid versus BP, grabe. Ayan. Natawa ako sa reaction ng mga casters. BP, Liquid? Tama ba? Oo, ikaw yung long spoil. Ha? Ikaw yun, di ba? Masa ka sa loob. Ah, oo, tama. Nandito ako sa loob. Tama pala yung pag ganun ko, may dala akong crispy cream. Tama pala yung kahapon kinakalbs. Ayan, tama. Sana wala ng spoiler, nawala hype kahapon. Spoil agad kung sino panalo. Well, sana naman. Hindi rin namin makokontrol yung mga viewers. Pero Barrow Strike, ipapatos. Spike Aramis na ipap. Impale, ibigay ng mga kaibigan. Old Eleven dropping below 25% health. At napatulog si Kaka. Wala pang casualty so far. Kaya mo kumalag dito ng Beast Coast and they will take down the Tidehunter. IX Mike nga lang yung makakuha ng bulk ng kills dito. Pero check natin, net worth wise naman, yung Nikes, yung lifestealer. 1-3, less than 1k net worth lead for Beast Coast. Keen Gaming, medyo konti lang naman ang kailangan nilang habulin. So IX Mike getting chased down, papunta dun sa may rose pick mga kaibigan. Ah, magsusurvive ko siya. Hindi naman siya kukulangin. Power threads para doon kay Troll. EE. Tandaan, 88% win rate or win percentage yung Troll dito. Eternal Envy. Oh, Timothy.
Mga lang. Nantay nila ano, ano, pumulvet. Bong. Bong. Pero ayaw niya muna pati. Slot na lang muna ng ward. Ward-ward na lang gagawin dito muna. Kaso, ayan na naman, oh. Bugo na naman nila, oh. Nakulog. Gusto bibigay. Here comes the Barrow Strike. Tatama dun sa may dalawa mga kaibigan. Mapapatay na naman si Golden Level. Impale bibigay nila. Makakabawi ba sila? Timothy will fall. Ganda ng impale ni Kaka sa tatlo, pero pwede pa siya mamatay dito eh. Gumagapang yung salagubang. Tipis coming in. Papalag dito. Nandito na. Nandito na si Lee. Pwede saan hindi si Clips for return na Levy. Ganda yung ginawa ni Darkton. Impale bibigay. Kaka mamamatay. Ito na yung lubog mga kaibigan. At I think makukuha nila dito si Turn na Levy. And he is good as dead. Okay na rin yun para sa in-gaming. But then, it's great for Beast Coast na ilang beses na nabigyan dito yung Tidehunter. Ito ngayon, una pa lang ni Eternal Envy yun. Patay na siya dito. Ano, kauna-unahan pa lang yun. Hindi, pangalawa na pala. Ano, kauna-unahan. And Dark. Nabigyan. 3-6. Mid lane tower. Pagsak. Naiwanan kasi yun din. Nakita nila na nag-rotate yung Outer Devourer dun sa taas. Kaya, si Ryoya. Tinake advantage niya na rin. Number 7. Ayan, level 7 pa nga lang eh. Sabi ko kanina, level 9. Pwede nang gumaw eh. Pero kahit level 7, Gucci na rin pala siya. Pwede rin siyang kumulit at umikot. Tidehunter, pinapagsipon na lang din ng XP dito sa may gitna. Kailangan niya rin yun. Ilang beses din siya nabigyan. Ito nga din, number 5. Ayan, oh, tatlong beses din yan. 0-3. Yung score ni Ii, galing saan niya? Ii naman dito. 1-2-4. Si Aix Mike yata yung buff, yung Aix Mike yata yung nakaka-CS. Check mo ngayon. Siya yung nakaka-CS. Tatay pa rin siya. Oh, Dark! Wow! Wow! Wow, he's alive! Oh, nabuhay pa nga. Gandang glimpse pa kinawa niya dun ha. Kasi dito naman sa may jungle area, Brax, sinahabol ni Old Chicken. Open wounds, pero makakapag-search out. Eto ang ating... Taas ang level ng XP. Ano oras lalo ng Liquid? After neto, laro ng Liquid. Decider or approximately match. 7. 7 PM. Kung aabot man. Diba? Approximately 7 PM, but after ng series na to, Liquid. Yung mananalo, kakalabanin yung Liquid. Sinusunod ba ng MDL yung ano nila? Oras? I guess so. Ay, hindi sila. Kunyari, matapos maaga yung series. Di agad sila naglalaro. Oo, parang ganun. Okay. Kasi it's a LAN event. Kung qualifier siguro, pwedeng follow through. Pero... Oh, di 7 nga. Oh, 7 na. Maliban na lang kung mag-game. Oh, maliban kung mag-game 3. Tapos tumagal yung game 3. Yeah. Pero yung makalagay sa ano, 7:30 second match. Oh, DMT! Mabibigyan dito sa may top lane. Nilagay nila dun si Yi, ah. Para si Yi 11 dito. Paaba ng 11. Paparm-parm na talaga muna yung Tidehunter dito kasi ilang beses siya nabigyan dun sa top. Eto naman, Old Chicken. Papalimutan mga kaibigan. There goes the net. May patulog din. Tatakasan ba nila? Nandito si Dark. Games back. Kinetic field, ahabulin, nilubog! Nilubog yung Bane at mabibigay pa kay Dark yung kill dun. 6-5, less than 1k net worth lead, papalit-palit lang sa magkabilang team. Kaso nangunguna sa net worth natin si Old Chicken pa rin. Compared mo dun kay Darkseer, pangalawa, pangatlo naman dito yung OD. Okay, 6 minutes niya nakuha yung Midas niya, tapos yung katapat niya yung Darkseer na nakakuha ng Dominator ng 8 minutes. Better na lang yun, pa-farm na lang muna. Ah, pa-battle fury siya. So, gusto niya dito, like, farm and farm. And hope for the best sa late game. Smoke coming from the side of Keen Gaming. Nagamit yung EXO dito sa may top lane. Fortifications will be pop sa side ng Keen Gaming. Nagaanap sila dito ng opening ha. Di pwedeng di maingat dito yung The Prophet. Wala na, alis na sila. Walang hero eh. Rin yata, oo. Nabasa niya rin. Mahirap na eh kapag hindi nila na, wait lang. Magkakasali si Payata. Mag-iispata, magkakaispatan. Ay, pero hindi na nila ginaw. Sayang, hindi na nila ginaw. That could have been a kill there. Now, Eternal Levy. Lipat level 11 sa level 7. Okay, battle trans ka, boy. Ayun na kung battle trans. Ayun na may pag-man fight. May patulog dito. Nagpapakita rin yung Dark Seer. Grip, battle trans, wall, ginamit, ginaw, yung life stealer. Tinatlo agad. Sayang naman yun. Level 11 for what? Tatlo kami. Walang makunat sa tatlo. Yun na yun. Kahit nandun na rin yung Tidehunter, too late na rin. Kaya kahit mag-usaw no, siya ng rabbit. Ayan o, no, binablock-block lang o. Oh. Hop.
patay pa yata ito si Old Eleven dito. Baka mag-ravage ka pa. Huwag na, uy, lumamage pa nga. Andito na rin. Sakto-sakto. Tulong-tulong lang mga sir. And they will take down IX Mike for that ravage. Naligtas yung buhay ng Tidehunter. Grabe siya nung nakita niya malapit na yung Outer Devourer. Naging confident na rin siya eh. May tiwala naman siya sa tropa. Kasi kung nag-ravage siya doon, tapos pang ginamit niya ng pantakas, and then namatay siya, yun yung problema, sayang yun. Pero ito, Nyx Assassin dito, hindi pa natin siya nakikitaan ng mga rotations na kadalasan, or yun yung talagang ginagawa ng Nyx Assassin. Dahil matagal niya bago nakuha yung level 6 niya. Kaka-level 6 niya nga lang. 12 minutes, 6-7, less than 1k pa rin yung lamang dito ng Beast Coast. Topping the net worth charge will be the Lifestealer. Nasa may top lane na naman siya, nagpa-farm mo. Tore, wala pa nababasag. Itong ating kill gaming, and now Brax, paabasag ng tower sa may bottom lane. Ito yung maganda sa support na Sand King eh. Sobrang bilis mo mag-clear ng wave. Pati sobrang dali mo magpa-dagger. Basta merong maiwanan na lane sa'yo na yun. 12 minutes. Hindi na naman. Oh, chicken. Naiispata niya sa Timothy dito. Timothy nakita na impale na open woods. Binigay lahat mga kaibigan. Oh, na pag-barrow strike out! Glimps back nga lang. And say goodbye, Timothy. Habang dito level naman sa may baba, ginamit yung exorcism. Oh no, Yee! Walang tutulong sa kanya. Lubo, yung iba yung nilubog niya. Pero patay na lang, pinatagal niya na lang yung buhay niya. 7-8. Habang si Eternal Envy, tuloy-tuloy na sa pag-farm. Pag yan, nakuha niyo yung kanyang Battle Fury, Diyos ko po. Ayan no, bilis ng basag oh! That's a pseudo push strat para dito sa side ng Beast Coast. Pa. Di mo kasi kung Beast Coast ka, di mo gusto na maging ready yung clean gaming dun sa teamfight nila eh. Kaya ngayon pa lang talaga kailangan nila bumasag ng tower, si kailangan niya makuha agad yung mga damage item niya. Pero habang ginagawa niyan, kailangan maging scaling hero pa rin siya eh. Makakapag-farm pa rin siya kung kailan niya gusto. Nakita! Diyos ko, may wards din dyan. Kaya kita-kita sa TV-TV, kukunin na lang nila si Timothy dito. And at least take their first tower of the game. Kaya yung naging item niya dito, Battle Fury. Para kahit tumagal yung game, nakakapag-farm pa rin siya, pwede siya mag-neutralize na lang kung wala na siyang lane na pwede puntahan. Kalaban niya kasi Lifestealer pa din. Ayun. Huge. Kaya ano, may gusto daw maban. Ewan ko, hanapin mo na lang sa chat. Mabait naman daw si Eugene. Ayan, hindi naman ang tatime. Kung sa Twitch pa, no, hindi naman ang tatime out yan. Nang baban lang. Alright. Pero si Eugene kasi yung TD, ayaw niya rin makakita ng ganyan. Oh, nako po. Ispat towards. Kitang-kita sa TV-TV yan. Ayun na yung surge. Oh, this is not good. This is not good. Clips back na gamit. May palukog. Patay na yan. Say goodbye. Basic na basic lang. 9-8 in favor of King Gaming. Boss, maawa na po kayo, boss. Joke lang yun. Paanban po. Ganun. Pag nagmakaawa, Yudge, paano ba yan? Pag nagmakaawa, na yeah, magpaanban. Mas maulit yun eh. Wala naman akong ginawa eh. Oh, wala naman akong ginawa, di ba? Wala basic naman lang. Po na break na rules. Ba't po kailangan po ako iba? Yung dating Twitch days. Oo. Ipa-flood pa yun eh, ipa-flood. Mag-aanap pa yun ng caster na kakampi. Yun, di ba sa Twitch? Sana nga, yung kay Calbs nga eh. Binigyan siya ng sapatos eh. Dapat sana lahat. Sana all. Ayan. Alright. Twitch reason, sabi nito ni Icer. Ha? Tandaan mo yun sa Twitch, di ba? So, hindi ko na, mag-okay na yun, hindi ko na po uulitin. Pero kasi meron kasi iba na wala akong ginawa. Pero alam nilang may ginawa sila. Ah, bawal po ba yun? Sige po, oh, ayan na naman, na nakikita nila si Kuya Timothy mo. Oh, lagi na lang siya naiispatan dito ah. Unti-unti, first 10 kills, pero King Gaming mabibigyan. Dagger. King Gaming pa rin dito. Sila mga sir, 16 minutes in. Nakompleto na ba? BF niya? Ayan o. Oh. Ayan na lang kulang o. Oh. Ring of Belt na lang kulang. Yul Scepter para dito kay Ryoya.
ikot-ikot gaming for Keen. Ayun na. Available yung Ravage dito. They could go for a kill if the damage is enough. Here comes Old Chicken, cutting off dito sa Ryoya. Ryoya naman, magpatago-tago lang muna mga kaibigan. Ravage will be used, hitting this guy. Diyos ko, may impale. Nandito si Yi. Yi, take down the damage. Mamamatay ba dito yung ating Death Rapid using that Yule Scepter? Epicenter sa may labas! At napakalutong mga kaibigan! Static Storm na ibigay! Bathroom na ba to? Ryoya will be taken out, ladies and gentlemen. Pero Kaka, mamamatay din dito sa side ng Keen Gaming. And now they're all out. Old 11 has to go as well. And Yi... Grabe naman yung ginawa nila doon. May sakay ang kuya mo. Kaya na, takbo! Barrow Strike, TP Outrage, at Glimpse Boy! Wow, buhay. Nabuhay. Basic lang. Magandang teamfight yun para sa Beast Coast. Kagaya na sinabi ko kanina, kailangan kasi yung Keen Gaming, meron silang ma-priority kahit isa. Yung Death Prophet, pag sumala sila ng Clash Zone or pagkuha ng kill sa kanya, kaya-kaya niya kasi na mag, and meron pa siyang sustain, kaya-kaya niya agad magbigay ng mga multo na magiging awkward para dito sa Keen Gaming na mag-teamfight. Once na may bigay nga kasi yung kanilang Gravage, yung damage nila kailangan maging on point. Na mag-deal lang sila na mag-deal ng damage. Ayan na, mamamatay din dito si IX Mike. Pangbawi lang muna ng Keen Gaming. At yung Sanky Kai, dalawang beses siya. Ganda ba? Ang ganda ng epicenter. Dalawang beses na kayo napatay kanina eh. Dalawang beses siya namatay, pero nasecure niya pa rin yung dagger niya. 16 dagger, minutes na dagger, not bad. So maganda talaga yung pwede niya ibigay dun sa teamfight na yun. Kung kanina, kailangan lang nila mahanap yung Death Prophet. Pero kasi yung Death Prophet, meron na rin siyang Yule Scepter. Kaya sure na mabubuhay siya. At nakita rin natin kung gaano niya pinatagal yung buhay niya. Yung last minute, or yung last split second pa lang, di ba? Last minute. So, na-use niya. Kaya nakapag-initiate na maganda dun yung Sand King. Pati yung Darkseer, sobrang magkakaiwalay sila eh. Ayun. Ginimsback na nalang yung tumipi dun sa Shrine. Panggulo lang muna. Wait a minute. Agad yung sagad yung kay Kaka dito. Saka natin. Aganims agad o. After nung kanyang earn. Basic Aganims. O nga, Epicenter plus Vacuum Ball. Radiance naman para dito kay Lifestealer. Yung role at din ni Kaka minutes. Kahit na isa yan sa mga notable ng heroes na hindi niya masyado napapangiti. Mapapansin mo kasi kung gano'ng kaganda yung vision na pinapangita ng isang Nyxa sa Acid. Didependis dun sa magiging teamfight. Old Chicken. Sakto lang din to ha, 19 minutes Radiance with the help of the Midas. Pero sayang yung nag-spoil kanina, hindi naman pala totoong spoiler yun, sinigurado niya pa, di ba? 9-18 daw, nag-10 dito yung Beast Coast. Sayang boss, ginamit mo yung kapangyarihan mo. Na-scan, pumula, kitang-kita ha. Nasama siya sa Eugene Snap. Ayan na, may sakay, magkikita-kita, na-open yung Infest Bomb, IX Mike. Good kill, pero... Oh, napag-leak out agad. Tumating Sand King. Mag-ahabol ba sila? Mag-ahabol ba? Good kill, pero sayang kasi. 5-man smoke, kasi yung nakapag-break, isang position 5 lang na support. At least napatay nila. Pero sayang. Hindi pa nila napatay yun, masayang yun. Sa bagay. Pero kasi yung 5 months mo, kailangan lagi kang meron makuha ng objective eh. Either makakuha ka ng 2 kills up, or after mo makuha ng kill, dapat makakuha ang objective. Makakuha yung tower, makakuha yung rush. Ako, yung wall na iba to, Glimpseback, bibigay, Yule Scepter will be used as well. Here comes everyone. Kinetic field na ibigay, saan king makukulong. Then out na muna, dito yung Keen Gaming. They have the Ravage online. We'll see kung paano nila ipo-play out to. Smoke? Ikutan na lang ata nila ulit. Ra-wrap around sila. Yung galing Divisoria na Time Stone. Grabe ka naman, Eugene, makalait. Ayun na, kita yung Troll Warlord. Narinig! Narinig ng sambayanan! Glimpseback, Static Storm! Diyos ko po, nag-battle trance pa yung koya mo dito. Nilubog si Eternal Envy and Eternal Damnation para sa iyo, boy. Nabigyan din si IX Mike. 15-10 in favor of Keen Gaming. Diba, yun yung magandang smoke. 5 months mo kayo, tapos makakuha yun ng 2 kills. At saka isa pa core. Isang core pa yun, diba? Pwede na silang kumuha ng tower. Pwede rin silang mag-rush na. And wala naman kasing wall. And the tower, mababasag ni Old Chicken dito. Bumabawi naman sila, gaining some ground dito sa ating game number 2.
Now, 21 minutes. Ano sa hunting mo, mag-heal scepter next item mo. Yung tropa niya rin dito si Brock sa may baba, tuloy-tuloy yeah, lang din sa pagpupush. Wala na rin tier 2 tower yung bottom lane dito. Ano yung game? Ano yung kayo ng Darcy? Basta mas malapag niya lang yung vacuum wall ng maganda. Samahan mo ng perfect na epicenter. Okay yun, hindi kalalagyan dito yung King Gaming eh. Ha? Walang pakiramdam. Grabe naman yun. Yung post ko rin dati, giniginaw at hindi makagalaw si Gunnar. Sila Gunnar. Sayang naman yun. Ayan na, nag-smoke din. Eto. Eto na. The fight of the century, mga kaibigan. Online yung Ravage dito ng King Gaming, but then paunahan na lang, mainip talo talaga tayo dito. Break the smoke. Ayun na, kita, Yul Scepter onto that Nyx Assassin. Silence na ibigay, pero alam na nila na nandyan yung mga tropa. May sakay! May Ravage! Yung bomba! Sumabog! Mabibigyan dito sa Rioyagan, mga kaibigan. One hero down sa side ng Beast Coast, and then the Impel catches down sa TP. The Glimpse Pack is there, and Brax with the vacuum. Pero ineffective pa rin na the double kill for Yi. Kahit makapag-wall siya dun, wala nang mangyayari. Hindi na enough yung damage yung pwede nilang ibigay. Ito pa yung basa gaming na gagawin ng King Gaming. Fortifications pop sa side ng... Uy, ano, cut creeps na lang muna. Cut creeps na lang muna gagawin dito. Kasama silang talaga. May creep creeps na kasama din, kaya kailangan kaya nilang kaso kunin ito. Kaso isa na lang. Alagaan lang nila yan, alagaan lang nila. Ayan o, point. And the tower taken dito sa may tier 2, sa gitna. Diba? Napaunan lang talaga eh. Maganda rin yung ginawa doon nung nagsasasin na na-break niya yung smoke. Medyo risky, pero it went well para sa King Game. At trabaho niya talaga yun. Tulad sinabi mo kanina, di ba? Vision, yung vision na kailan na po-provide niya para sa mga tropa niya. Alam agad nila eh, naipasok, na nakapag-ravage, nakapag-infest bomb, and they did the rest. At nakita niya, yung dead profit. Oo, oh, oh. Eto pa. Tango po. TMT. Kanina ka pa daw eh. Nabili niya rin yung kanyang Yul Scepter, pero Roshan. Next target para sa Beast Coast. Na pinamit na ganito yung Exorcism just to take it. Na sobrang bilis. Static Storm is online. Kailangan nila mag-ingat dito, mga kaibigan. Ayan na, Battle Trance na igamit. Roshan! Nako, pinasok! IX Mike will fall, mga kaibigan. Now, delaying tactics gagawin nila dito. Static Storm na iba to. Vacuum Wall will be popped as well. And the Impel coming from the outside! And Old 11 mamamatay. Pero nako, Yi will take the Aegis of the Immortal, ladies and gentlemen. Magkakamatayan na kami dito. Diyos ko, na-pop yung Aegis. Lumalaban yung King Gaming. Pero pumupuso pa rin yung Beast Coast. And Abe, ayan mo, mawawala na yung superpower mo. Yung Impel, Barrow Strike na iba to. Lahat-lahat na. May lubog, may yuls, takbo, takbo! Ay, naku, Brax, mawawala sa kabiastan. Rioya din dito, mauli ba? Teka lang, glimpse back, naiba to. And now, unstoppable streak for Old Chicken. Pasag yung plano ng Beast Coast. Grabe si Kaka, dun wala ako masabi. Yung Tide Hunter, napaka-ballsy nung ginawa niya dun, ha? Sacrifice na pinasok niya yung sarili niya dun pero para makuha yung attention. Pero pinakamagandang ginawa pa rin dun, syempre si Kaka. Dahil nga sa kanya nanggaling yung Impel na nagaling sa labas. Galing sa labas para makapagpanalo or para makasecure nga umabot pa yung Outer Devourer na makapasok mo sa loob. Ayan ang Supportal Combat. Ay, akala mo Supportal Combat to. Andan kaming apat. Well, patay si IX Mike. Pero hindi mo rin manisisi yung Beast Coast eh. Kumbaga yun na yung pinakamagandang timing talaga na kumuha sila ng Rosh. Parang walang Ravage. Kahit na merong Disruptor doon. Kahit meron siyang Static Storm. Ang problema lang nila, hindi lang nila chinek yung labas. Yung labas. Yung paligid. Oo, yun. Patay na nga po. Saka patay na si Timothy. Phil at Timothy. No, speaking of Timothy, patay ulit. Patay ulit. Patay nga siya nun yun sa teamfight na yun. Medyo matagal siya bago nabuhay. Yun nga eh, nag-change target yung troll. Yun yung malas kasi naka-battle trance pa siya eh. Nung pumasok yung Tide Hunter, siya yung hinit ng troll. Giving, nabigyan pa ng oras dito yung King Gaming para bumawi. Now, mid lane tower tier 3 bagsak, pati yung Barrax. Nilaban niya na lang yun eh. Kinalagan niya na lang sana. Kasi wala na siya magagawa, alam niya na mamamatay siya doon. Puno ko po, may nakakitaan pa yata. Three, oh, Eternal Envy! Oh no, Eternal Envy, what you doing, boy? Parang chance na lang yun eh. Chance na lang na siya yung makakuha. Ganun yung nangyari. Gusto ko yung ginawa ni Eternal Envy dun. Nakashakti na pull dun ah. Pero maybe, yeah, sa plan, although di na natin alam, Bloods para dito kay Tidehunter, mga kaibigan. 25 to 11, 9K net worth lead for King Gaming.
Ayan, kaya na yun patayin ni EE. Sana nag-change target pa. Yun din. Sige, hindi mo rin makokontrol yung Battlefronts eh. Diba? Just leave it up to fate. Diba? Destiny na lang kung i-hit ka ba. Isa rin sa mga naging problema kasi ng Beast Coast. Tuwing magkaroon, kung napansin nyo, yung mga team fight nila, lagi either ibibigay yung Ravage or Static Storm. Hindi siya magkasabay. Kasi alam din ng King Game na pag binigyan nila nang magkasabay yung It's go time din sa Beast Coast yun. Lalo-lalo na kung yung Beast Coast, may Epicenter at saka Exo pa, di ba? At saka Wall. Compare mo din sa Beast Coast na kapag nag-wall sila, kapag nag-vacuum wall sila, kailangan nila yung follow-up na yun eh. Kailangan nandun yung Sand King. Kailangan nandun yung Death Prophet. Yung Sand King ha, nakasetup dito sa may labas mga kaibigan. Barrow Strike, iba pa to. Pero Ravage coming from the outside! Exorcism will be used. TMT will fall. Vacuum Wall, naibigay. Pero naku po, medyo off. Ayun na, yung impale na naman, no? Impale na naman ni Kaka, no? Katago-tago lang, oh. Diba? Ika, wala nga kasunod. Babak, ayan, oh. Ayan, babak lang sila sa EXO. Di lang nila papalagan. Antayin nila mawala yung EXO dito, mga kaibigan. And the impale na naman coming from the outside. Once again, battle trance dito, Eternal Envy. Looking for a target. Nagaanap, pumalag, nilaban na nila agad, mga kaibigan. Pero naku, nalubog si Eternal Envy. Static Storm on Ryoya. And now, hindi siya makakagalaw. Hindi siya giniginaw. Hindi makagalaw. Ryoya is out in the popo. Good game, well played. Napakabilis, 28 minutes. Keen Gaming will face Team Liquid sa ating next series sa Decider Match. Inunaw, ayun na. Eternal Envy, 88% win percentage sa kanyang Troll Warlord nilampaso ng Keen Gaming. Nga, yung Beast Coast kasi, again, yung hero sila, parang game number one. Hindi pwede na merong isang kulang. Compare mo din sa King Gaming na kapag nakapagbigay na sila ng Ravage, okay lang. Sa next nilang T-Fight, meron pa rin silang Static Storm. Oh, diba? And then, pag wala na Static Storm, magkukuldaw naman din ulit yung Ravage. Diba? At hindi mo madedeny yung farm pa rin ni Old Chicken. Ayan, na sobrang aga nakakuha ng Maida. Si Old Eleven, siya yung medyo sumacrifice nung umpisa kasi tatlong beses sunod-sunod siyang napatay. Pero tingin mo naman, bumawi siya yung mga Ravage niya, diba? Yun na. Meron kasing tinatawag na pwede ka namang malaro. Ah, pwede ka namang pwede namang matapos yung laro na hindi ka namamatay ng ganun karami. Parang yan, tinama si Juan, si Old Chicken, tag-isa lang sila napatay. Si Old Eleven, kahit nga sinabi mo na namamatay siya nang namamatay din sa top lane. Nung maganda namatay siya na limang beses, hindi nga, tatlong beses tatlo lang siya namatay. Lang, oh. Umalis na siya dun sa lane. Kasi dito sa Beast Coast na talagang willing sila mag-sacrifice sa isang hero. Si Ryoya, zero kills sa Ryoya, oh. Yung kay Timothy naman, okay naman talaga yung ginagawa niya. Pero dapat hindi niya na ata pinush yung extended lane sa baba. Kaya sila kulang eh dun sa rush fight. Pwedeng pa nila ipanalo yung rush fight din. Kung nandun siya. Wala siya. So Liquid versus Keen Gaming. Next series natin, best of three. Kung sinong papasok sa upper bracket at sinong babagsak sa lower bracket. But for Beast Coast, they will start at the lower bracket best of one sa playoffs. Again, masyadong crucial yung best of one na yun. Pwede kang i-cheese eh. Pwede kang i-cheese ng kalaban ban, eh. Ban niya na yung Nyx Assassin ni Kaka. Ban na lahat. Oh. Team Liquid. Yan, I'm counting on you. Pero yun na nga mga kaibigan, next series natin, Team Liquid versus Keen Gaming. 7:30, kung hindi ako nagkakamali. Pero kung... Mapapaaga. Kung mapapaaga man. Depende na lang sa nagpapa-tournament. Oo, sa nagpapa-tournament. Kaya guys, don't go away. We'll be right back.